Kahit hindi pa umabot sa critical level ang San Roque Dam sa Pangasinan, nagpakawala na ito ng tubig kagabi. Mas mabuti na raw na bawasan ang tubig sa ngayon kaysa antayin pa itong umapaw dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Balita natin ni Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Ganap na alas 10 kagabi, nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam sa San Manuel, Pangasinan. Ayon sa AGDO Flood Forecasting and Warning System ng National Power Corporation, kahit nasa 278 meters above sea level pa lang ang tubig sa dam kagabi, may nabuti nilang magsagawa ng preemptive releases. Nakita namin na yung tubig natin na from Ambuklaw and Binga, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating dito, no? In fact, at this very hour, naka 9 meters pa yung Binga Dam. So, malakas pa yung inflow going to San Roque. So, we need to do this preemptive release. Yung 330 cubic meters per second. Yung isang kubiko kasi, limang drum, halos ang katumbas niya. No? So, kung imultiply natin ng 330 sa 5, mga 1,500 drums, more or less, no? So, ganun lang yung dadali doon sa Agno River na galing sa San Roque. Nasa 290 meters above sea level ang critical level sa San Roque Dam. Pero dahil sa inaasahang patuloy na pag-ulan, mainam na raw na inuunti-unti ang pagpakwala ng tubig. 4 oras bago sila nagpakwala ng tubig, nag-abiso na sila sa provincial government. Isa ang bayan ng Calasiao sa lubusang naapektuhan sa walang humpay na pag-ulan. Abot hanggang leeg na ang baha sa ilang lugar ng barangay Talibao dahil sa matinding pag-ulan na sinabayan pa ng high tide bunsod ng Bagyong Hiner. Ayon sa mga residente dito, mahigit 2 linggo nang nararanasan ang pagbaha sa kanilang lugar. Sanay na rin kami dito. Basta may pagkain, may gas, masaya rin kami. Malalim pa sa tubig, tsaka wala kaming bangka. Kamusta po kayo? Pag ganito pong ano, panahon, yan ang pagbaha? Mahirap. Walang. Mahirap pag ano, lalo na pag wala kang anak buhay. Posible pa raw tumaas ang level ng tubig sa mga susunod na araw sa oras na nagpatuloy pang buhos ng ulan. Jasmine Gabriel, GMA News.